Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Kala ko wala na ito eh. Oh, to formally na to. Kaya nagtataka ho ako, bakit eto na siya ngayon? Ha? Panayam kay Chairman Richard Gordon, Bombo Radio. Tungkol dito, malaki hong pera kasi ito eh. Pakinggan natin ha. 41 billion. Si Chairman at former Senator Richard Dick Gordon. Magandang gabi po sa inyo, Mr. Chairman. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Welcome to the program, Mr. Chairman. Thank you, Bombo Dennis Hamito and Bombo Everly. Thank you for inviting me here today. Oo, kunan lang po namin kayo ng reaksyon sapagkat ngayon-ngayon lamang, ano, mga ilang minuto po yung nakakalipas, ay natanggap din po namin yung impormasyon na yung Office of the Ombudsman, kasama pala dun sa mga pinakakasuhan, ito si former Secretary of Health, Francisco Duque III, at yung reaction na rin po ninyo dun sa pag-usad ng reklamo dun sa mga involved sa Parmalee deal noong nakalipas po na administrasyon, Mr. Chairman. Well, dapat congratulate natin ang Ombudsman dahil kahit naman paano umuusad yung kaso, napakalaki nitong kaso nito, one of the biggest cases in the Philippines. Itong Ombudsman, si Samuel Martires o nandito eh. Appointed ni Digong din. No? Kaya sabi ni Gordon, kahit pa paano, umuusad. Itong kaso na to, itong formal nito, nung panahon ng COVID to eh. Ah, mga friend. Dapat noong pa to eh. Nung pag-alis nitong si Digong, pero ayaw nga galawin ni Bongbong. Tsaka itong mga senador naman, nakasama nitong si Gordon, ilan lang sila nila Gordon eh, si Senador Pangilinan, Dick Gordon, ilan lang ko sila nag-imbestiga rito eh, sa Parmalee na to eh. Oo. Kaya nga ho, nung natapos na yung ano, wala nang immunity from suit ito si Digong, pinapipirma ho yung mga senador para ituloy ho yung investigasyon dito. Ayaw ho pumirma yung mga senador. Kasama na ho si Grace po. Doon ako nagulat kay Grace po. Tuloy. Na talaga makita mo kung kailan tayo hirap na hirap, nagigikaos tayo sa pandemic, marami na mamatay. Sinamantala tayo ng ilang mga mamamayan na banyaga pa yung karamihan na inubos yung pera ng gobyerno na 12 billion, yung pala na nakikisita namin. 42 billion yung transfer ng DOH dito sa PSDBM. Pero ngayon nakikita natin na hinahabol na sila ngayon dahil yung lumabas kahapon, sinama na yung si Lin Wei Xiong. Kung saan yung Lin Wei Xiong na... Sabi ni Kap. Percy Blapid, nung nabubuhay pa siya, itong pera na to na 41 billion na to, a tip of the iceberg lang sa mga ninakaw ni Digong, no? Nung nanubuhay pa yung Ka-Percy. Ngayon, isang banyaga na kasama ni Michael Young na hindi nagbabayad ang buwis at isang protector nila na malapit kay President Duterte, at ito ay ginamit na yung pera na mailabas na yung pera. Siya lang ang pwede maglabas ng pera. Merong board resolution na papawang siya lang ang ilalabas, maglalabas ng pera. E biro mo yan, paano na ilabas yan? Samantalang kung ikaw ay a person na halimbawa na dapat magpaliwanag kung saan mo kinukuha yung pera, mag naglabas ka ng pera, dapat ipaliwanag mo. Ano nangyari dito? Nailabas na nailabas yung pera na ilan sila mga banyaga, yung presidente, banyaga, sa Singapore, nagkaroon pa ng kaso sa Taiwan yon. Pagkatapos ngayon, Lin Wei Xiong, kasama yan. Yan ang nagtatago na matagal sa Dubai. At yung asawa niyan, na pangalan ay si Rose nagkakaroon ng kotse, nanganganak. Rose Nono Lim, tumakbo rin nga yata, kunsihan. Nung garahe niya ng sari-saring magagarang kotse at nakatira sa Despariñas at later on sa Forbes. So makikita niyo na talagang malaki ang sindikatong humuthot ng pera ng bayan habang tayo nag-iikaot. Mabuti naman at ang Ombudsman, pinagpatuloy yung kaso ngayon at pinahil nga namin yung kaso. Si Secretary Duque, sunod-sunuran kay President Duterte. Dapat ang managot talagang tunay dito ay ang Pangulo sapagkat siya lahat ang nag-appoint niya mga yan. In-appoint niya si Secretary Duque, kasakaibigan niya si Michael Young, na pinagtatanggol niya na mabuting tao,
na nagninegosyo lang raw. At ang mga kasama ito si Lin Wei Xiong, may mga litrato sila sa China, may mga litrato sila dito sa bayan. At pagkatapos makikita ninyo na sulit-sulit ang paglalabas ng pera. Pero ang lumalabas sa investigasyon namin at saka ngayon ang ombudsman, hindi dumadating yung mga binili, may misdelivery, walang na-receive maraming ospital sa Mindanao. So talagang Grabe ang inabot ng Pilipinas dito kay Digong, no? Sa grupo ni Digong, no, mga boss? Ambush nila yung pera at nilalabay paliwanag ngayon. Ngayon dapat talaga habulin na lahat yan para mapawi ang uhaw ng tao sa katarungan, sapagkat kung di natin ipapakita yung katarungan talagang... Ang tanong, Chairman Richard Gordon, ganun ba kadali habulin yan? Ha? Palagi tayong lalamunin ang mga dambuhalang mga corrupt at mga politikong walang budi na talagang magsilbi sa bayan ng matino. Hmm. Mr. Chairman, doon sa binabanggit po ninyo kanina, nasa 12 million, tama ba? Billion. Okay. 12 billion. Billion. Yes. 12 billion yung pinag-uugatan itong umuusad na usapin dyan sa ombudsman. Pero kayo, nakasilip pala kayo ng nasa 42 billion. So, may inaasahan pa ba kayo, Mr. Chairman, na o kaya may ine-expect pa kayo ng mga personalidad na may sasama rito sooner or later, at may mga additional cases pa ba na posible pong maihain o maisampa laban dun sa mga individual na kasama na dito sa batch na ito ng mga nakasukan? Magaling na abogado si Justice Samuel Martires, at I'm sure his staff is very good, at nakikita ko may malasakit sa bayan, no? Dahil alam natin, nakakalimutan na, pero nung pinailan si Lau at saka si Linwi. Yan nga ang problema. Akala natin, no? Bakit ngayon bigla nabuhay yan, eh? Si Leong, na ginawa pa siyang Deputy Ombudsman ni President Duterte, at pati yung kasama nila sa Davao, ginawa rin Deputy Ombudsman sa Mindanao. So makita mo talaga nagtatakip para pag nagkaroon ng investigasyon, mapagtatakpan nila yung kanilang amo na si President Duterte. Pero makikita mo, lumalabas na ngayon talaga na itong Lin Wei Xiong, na kung saan binigyan nila ng Secretary Certificate na siya lang ang tanging makakapaglabas ng pera bawat kinukuha nila sa gobyerno. Now, hindi ko na naabot yung 42 billion, inaabot ko lang yung 12 billion dahil kinapusa tayo sa oras. Pero makikita nyo, sino ba ang nag-umpisa nito? Sino nagpalipat ng pera? Si President Duterte. Kanina niya pinalipat yung pera kay Secretary Duque na siya nag-appoint. Kanina din nila yung pera sa PSDBM. Sino yun? Si Lau, si Leong, at iba pa. Mga pawang appointed niya lahat yan. At pagkatapos, nakakapaglabas sila ng pera, walang kumu-question, nung natumakas yung mga kasama nilang Indiano, ano nangyari? Doon tumakbo sa Davao, at doon sa sakay ng aeroplano patungo sa Dubai, nahuli ng Blue Ribbon Committee yan sa pamamagitan ng Senate Sergeant at Arms. Bago sumakay, nakita niyo may charter ticket na charter plane, you know, nag-rekila ka ng aeroplano para sa iyo at yung pamilya mo para makatakas sa Pilipinas. Nahuli sila, kaya pinakulong ko sila sa Pasay City Jail. So sinasabi ko rito, hindi mangyayari ito kung hindi kasama si President Duterte, kundi siya nagsimula. At hindi mangyayari kundi yung pinaharap na gabi-gabi tinitira pa nila kami, hindi nawala yung tira sa akin. Pero makikita nyo, pinagtatanggol nila si Michael Yang. At si Michael Yang talagang walang binayad na buwis sa loob ng 17 taon na tayo, no? 19 na taon, 200,000 lang ang binayad na buwis. Ang lalaki ng building niya sa Davao, at ang lalaki ng building niya sa Manila, at saka sa Clark Field. At makita nyo, sama-sama sila, yung family, pinabago lang nila pangalan dito, nasabit na sa Taiwan, bumapunta rito, marami pa rin silang ninakaw dito lalo, at makikita nyo, talagang tatakas na sila sapagkat pinapatakas sila para hindi na maharap. Hindi natin tinigilan, at ang tao talaga sabik na malaman talaga kung sino mapaparusahan. Natutuwa naman ako at mapaparusahan sila pagka natapos ang kaso. Kaya kung titingnan nyo yung report natin, sa Blue Ribbon, kompletong-kompleto yun. Lahat yun under... May probable ko sabi, di ba?
Di ba pag may probable cause, may arrest warrant na dapat? At saka anong kaso niya? Parang plunder yan eh. No bail recommended yata yung mga ganyang klaseng plunder. Parang talagang malaki eh. Billion o billion usapan eh. Eh 50,000, plunder ka na yata eh. O, ito billion. Oath, pati si Michael yan nakasumpa. Lin Wei Xiong, hindi namin nahulihan. Kaya mabuti nahulihan. Sa Dubai, lahat sila Lau, lahat yung mga tao niya na humarap doon, nakasumpa. Sa mga takot-tukot, nasa mga tweet, pag tinawag sila sa Usgado, pwedeng gamitin sa kanila yan to confront them yung sinabi nila sa Blue Ribbon, at dyan sila mahuhuli. Katulad yung napapanood yung kay Trump nahuhuli sa mga testigo, yung mga pinagagawa nilang kalokohan. Okay. So, Sir Chairman, one just last point. Ano? Dahil nababanggit po ninyo yung pangalan ni former President Rodrigo Duterte. Kayo... Dapat lang. Dapat lang. Kayo po... At responsibility yan eh. Yes. Ito po, siguro, yung direktang rekomendasyon, kayo po ba, kasama po ba yung pangalan ni former President? Bagamat siya ang nakaupong presidente noon, pero meron bang posibilidad na kayo bilang nag-imbestiga dito sa usapin na ito ay imungkahi sa Office of the Ombudsman na ibilang din itong former president sa mga kakasuhan dyan po sa issue na yan? Alam niyo, papadala ko kayo ng copy ng report ng Blue Ribbon Committee. Ang pumirma doon, Siam. Yung iba hindi pumirma dahil natatakot mag-i-elect siya doon. Di ba ako na? Yun, na sinasabi ko. Ha? Siam yung pumirma, labing isa yun. Kaya hindi ho natuloy yung investigasyon na to sa Parmalee dahil ho doon sa labing isang hindi pumirma na mga senador dahil daw mag-i-election yun. Kaya sabi nga ni Dick Gordon, pati raw siya, nadamay yan, natalo raw siya pagka-senador, oo. O, na-disgrasya sa election dahil dyan. Okay lang yan. Walang problema yan. Pero lahat siya nakalagay, pati si President Duterte, pinarecommend ko na filean pag hindi na siya presidente. Kapag noon meron siyang immunity. Yun eh. Kaya hindi nagsisipirma itong mga kagalang-galang ng mga senador, kasama nga raw ang pangalan ni Duterte na makakasuhan. Kaya ayaw nila pumirma. Bakit ngayon ito na naman, nabuhay na naman, di ba? Tuloy. Pero ngayon, dapat magpaliwanag siya. Bakit mo patatransfer yung 42 billion? Ang DOH, kaya nilang bumili. Kung gusto nila, may budget yan. Ba't sasabihin mo sa DOH, i-transfer mo yung pera na 42 billion, ibigay mo sa PSDBM, mga bata ko na andyan, sila Lau, sila Leong, at yan lahat, ay lumusay, at nakita nyo, ang kumukuha, nagkakaroon ng magagarang kotse, mga Lamborghini, mga Ferrari, Porsche. Nakita nyo lahat sila, hindi pa natatapos, may mga ganda ng kotse, at pagkatapos tumatakas pa, doon pa natakas sa Davao City Airport, at makita nyo, sino punot dulo ang presidente ng Pilipinas, at dapat magpaliwanag siya. Kung talagang tuwala, sabi niya, not even one whiff of corruption. Pero pag tinignan mo ang datos, gabi-gabi, tinitira niya ang COA. Gabi-gabi, tinitira niya si Senator Gordon at ang Blue Ribbon. Ako mismo talaga, binabanata niya ako. Okay lang, karapatan niya yun. Pero bakit niya ginagawa yun? Sapagkat pinagtatakpan niya itong mga taong nilagay niya. Hindi kayo makakapagtago niya sapagkat lahat yan, ebidensya na ngayon. Pati mga pinagsasasabi niyo ng araw, magagamit sa inyo para kayong dumura sa langit, babalik sa mukha niyo yan ngayon. With that, maraming salamat, Mr. Chairman. At mga friend, basta ako, masasabi ko dyan, pagulat-gulat ho yan. Kung kailan yung malapit ng inaasahang arrest warrant ng ICC, saka ngayon biglang lilitaw yan, at ganyan, ganun, ganito. Sa hindi tayo, tatanong na ho tayo. Baka ho yan magamit po yan. Ha? Anong sinasabi niyo, walang kaso? Ayan, may kaso. Di ba? Marami hong pwedeng gawin si Digong. Sa totoo lang. Baka ha. Pwede ho siya dumating to the point na aarestuin siya. Nasa ospital, may sakit eh. Paano aresto? May sakit.
Marami ho yan ni tawag ito ayan nga isa. Ano sasabihin yung hindi gumagana ang hustisya ng Pilipinas? Eto oh. Oo, oh. Meron na oh, di ba? Maganon, magagaling ho si magaling ho yan mga yan. At saka yun nga ho, ito si Martires, appointed niya ho yan eh. Oh. Parang yung sa cover eh, no? Inappoint niya si Kalida, wala akong bumuburi. Wala ho eh, bilyon-bilyon ho itong pinag-uusapan mga boss, sa dami na naghihirap ng mga sinasabi ni BP Lenin na nasa mababang laylayan, no? Bilyon-bilyon. Wala. O, yun, sabi ni Victor, no? O, mga in order pero wala naman dumating. O, tsaka yun nga po, yung parmalim, ang kapital ho niya. 625,000 pesos ang nakuha kong deal sa gobyerno, 12 bilyon. Ah, Lord. Wala. Kung anong mangyayari ah. Pero yun nga, sabi ko, pag talagang diniinan itong gobyerno ni Bongbong, itong si Digong, talagang susuka ho lahat yan. Oo, susuka ho lahat yan. Oo. Baka, maski ho yung mga prayer mountain, kung ano-anong mountain yan, mga glory mountain, pag ho, inano ho yan talagang ginira na Sir Suara dyan, marami hong makikita dyan. Baka masahol pa. Baka masahol pa sa mga pogong nare-raid dyan eh. Oo. Ah, sa totoo lang. Mga friend. Tsaka yung timing, no? Kung kailan yung maingay na yung arrest warrant. Tsaka biglang eto ngayon, parmali, oh. wala pa ho dyan. Sabi, ah, sinasabi may probable cause. Ni, sa kaso silaw, sa kasi Duque. Bakit wala pang ano, probable cause na eh. Di ibig sabihin, pwede nang i-aresto, di ba? Ewan, di ho tayo bukado eh. Tsaka dyan po sa Parmali na yan, na kaso na yan, isa po si Senador Risa Ontiveros. Ang talagang gigil na maituloy po yan. Ngunit dapat subalit, siyam nga lang po ang pumirma raw. At 11 ang kumontra. Meron pa yatang nag-abstain. Ayaw pumirma. Kaya hindi ho yan natuloy. Ngayon, biglang eto na ngayon. May probable cause. Sabi nito si Ombudsman. Ha? Matagal po yan. Baka, sa bagal po niyan, mantaki mo 2020 pa yata yan eh. Nung pandemya, di ba? O, ano na ho ngayon? 2020. Ilang taon na po yan? Ngayon pa lang ho yan bubuksan. At katakot-takot ang mga abogado. Abogado maglalaban-laban naman dyan. Ako sa... Sus Mario Josef. Baka iba na ho administrasyon. Hindi pa ho tapos yan. Sana mali ako. Jeff Ramos na, shout out. AJ Reyes, shout out. Good evening, Sir Rox. Si Bato. Mongoloid yan. Yan. Bobo yan. Gusto nila yung Duterte group. Gusto nila sila tama. O, oh, diba? S. Makise, shout out. Federico Mandak, shout out. Masyadong guilty si Bato. Iwas pusoy sa mga tanong ni Karen Davila. Naghuhugas kamay na. Asar na yan kay Trillanes. Totoo. David Alien Mendoza, shout out ah. Dapat ang sinagot na lang ni Bato Balani ay malulutong na no comment. O, yun nga eh. Hindi, mukhang hindi niya pwede pakialaman yung salitang no comment. Mukhang exclusive yun eh, para sa Kesara. Kalat ni Baya, shout out. Nona, Igan, shout out. Es Makisi ulit oh. Tawa siya. Sukol si Bato kay Karen Davila. Buti nga sa iyo Bato. Oh. Pero maski sukol, kita mo naman ha, talagang lulusot. Kalahat ni Bayo ulit oh. Hello Miss Akira Milus, may you have a pleasant weekend. Ingat ka palagi. Oh, shout out Akira. Es Makisi ulit oh. Nangatal na.
sa nervyos si Bato. Kamagalala ba to? Hindi ka pababayaan ni Kimo. Hindi ba ang motto nyo nila Kimo eh walang iwanan? Di ba? Sasamahan ka niya hanggang doon sa kung saan ka man pupulutin. Si Duterte, mayroong mga pwedeng lumusot yan eh. May sakit, whatsoever, natanda na, mga yan. Pero si Bato, malakas. Di ba? Tsaka si Albayalde. Oo. Pero si Albayalde yata, eh, may sinabi si Albayalde, parang sampalataya din si Albayalde na hindi pwedeng makialam ang ICC dito sa Pilipinas. Basta kalbo, bugok, sabi ni Kalatni. Boplax talaga tong pulpul na senador na to, sabi ni Kalatni. Pwede rekomanda ko, ito ang isa pang dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno. Yan lintik na pogo na yan. Yan ang napakalaking scam, budol na pinayagan ng gobyerno. Buti na lang na nandyan si Senator Risa na inilabas ang mga problemang ito. Yung ibang senador puro nga, wala kang marinig sa kanila. Biruin mo yung mayor ng Tarlac na protector daw ng pogo, pogo sa bayan na yan. Masyadong kahinahinalang pagkatao. Totoo, walang school record, walang hospital record. Ayon sa PSA, 17 years old na siya bago narehistro ang birthday. Paano na nakatakbong mayor ito at nanalo? Parang kabuti lang sumulpot, naging mayor pa. Ni hindi nga raw kilala ito, sabi ng mga taga roon. Comelec, pakipaliwanag nga po. Nagpaliwanag naman si Garcia kanina. Hindi ko na pinanood. Oo. Eh, siyempre, sasabihin niya, ito, yun nga nangyari sa, kay Digamo, diba? Oo. Pinayagan na tumakbo. Halos magkaparehas ang pangalan. Bandang huli. Tinanggal yung isa. Nahuli ba yung tumakbo? Wala eh. Asa na yun? Yung kumopier sa pangalan ni Mayor Digamo ba? O, governor, whatsoever. At, o. Wala, wala, di ba? San? Oh, patay na yung original na Digamo, pero yung peking Digamo, wala ho yata eh, di ba? Ay, nako Philippines. Kalat niyo, happy happy birthday, paring Nato, mabuhay ka, regards. Oy. Binabati ka, anak aboy, ni Kalat ni Baya. Federico manda ko, si Bato, nakakainis, nakakatuwa pero nakakaawa din nang dahil sa kakasunod niya sa gusto ni Digong, siya ang tagasalo, shock absorber sa mga kapalpakan ng amo. Gustuhin man niyang kumawala, hindi niya magawa dahil hawak ni Duterte ang buhay niya. Pat kahit anong iutos sa kanya, sunod lang na yung sunod. Senador Bato, panahon na, isipin mo naman yung pamilya mo. Hanggang kailan ka susunod-sunuran sa mga yan? Gusto mo ba pati mga kaapu-apuhan mo hawak nila? May panahon pa, manalig ka sa totoong sugo ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus Christ. Hindi yung appointed son daw. Wala nun. Oh. Alam mo ba to? Baka pwede mong gawin yung mag-Las Cañas ka na. Ha? Oh. Si Las Cañas, sa dami ng pinatay niya, daan yata eh. Si Mutabato, magiging 50. Pero ngayon, tingnan mo. Ha? Hindi ba rin na raw sila mamatay? Basta matanggal lang nila yung ano sa dibdib nila. O, handa na silang mamatay. Tauhan ng boss mo yan. Diba? Noel Tenko, shout out. Barado si Bato kay Karen, sabi ni Noel. Alberto Olaer, shout out. Karoke, ang lagay Bato, hindi mo alam kung saan nagtago si Kibuloy? At minsan sabi ni Digong Duterte, kasama pa daw niya, nag-dinner ba yun si Kibuloy? Karoke, hindi daw tinatanggap ng ICC ang ex-drug addict, ex-convict katulad ni Robin Padilla. Karoke, ay ganon? Hindi, ano lang daw eh. Basta yun ang gusto ni ano eh, o di ba? Ni Kimo, siya sama raw siya eh. Kasi masarap daw pagkain doon sa pulungan doon. Ano, Prejara, shout out.
You know who are, you know who you are, skinhead, sabi niya. User, shout out. Ano naman po yung ikinikakaso sa kanya sa PhilHealth? Totoo po ba yun? Basta lahat yan eh, ano? Hindi ko alam si sabi nito. Sino si sabi mo? Ted, shout out, Ted. Malaking kawalan, karaoke, na mawala si Kimo sa Senado. Wala na tayong pagtatawanan. Visit. Sumagot si Tri, si Jane L, oh. Sasamahan niya si Diggs sa kulungan eh, for entertainment purposes. Patay tayo dyan. Ted ulit, oh. Maraming salamat sa Diyos na nandyan si Senador Risa Ontivero sa Senado. Siya lamang ang gumaga ng senador para sa mga Pilipino. Kalaban ng kasamaan. Mabuhay ka, Senador Risa Ontiveros. Ay, nako. Sana, ganyan ang maging presidente natin. Ganyan katapang. Ah. Rodelia Alpilor, shout out. Totoo po yan, Sir Rox. Salamat sa Diyos. Sana madagdagan ang katulad ni Senadora Risa. O, diba? God moves in a mysterious way, diba? Kalahin mo lumusot si Senadora Risa Ontiveros. Kung hindi, ano, sino hahabol dyan, mga Duterte? Wala. Yun nga lang, ano eh, itutuloy lang busy kasi yun na formally. Ayaw magsipirma yung mga senador, eh, di ba? Atay tayo dyan. Huh? Noel, thank you ulit. Oh. Karaoke, galing ni Senador Risa about... Karaoke, galing ni Senador Risa about mayor of Panban. Malamang matanggal sa pagka-mayor yung inchik na yun, pakawala ng China. Medyo hawig ni ano yung Xi Jinping, di ba? Hanggang high school lang daw siya, tapos nag-aral lang siya sa bukid. Pero tignan mo kung sumagot, ha? Kung ordinaryo lang utak mo, paiikutin ka ng babae. Ha? Oh. Ewan natin kung saan naaabot yan, no? Putik yan. Yung mga pogo, may underground. Oh, kinawa dyan pa. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Karox, naalala ko si Ka Percy Lapid na ang katagang kikilos ang tadhana. Karox, magandang balita po na si Vlogcaster Armandin ay invited sa Senate Senado ni Robin Hood Padilla. Karox, dyan natin makikita ang galing at husay ng truth vlogger na si Armandin na may pagmamahal sa bayan at mamaya Pilipino. Sa Martes po yan, Karox. Kaya abangan at suportahan po natin mga Rocks Warriors ang Kabunyog. God bless us all. Oh, basta Kabunyog tayo, mga friend. Tsaka kay Atty. Toto Causing. Johnny Bigod, shout out. Gandang gabi, Karoke. Halatang napipikon si Bato nang sabihin ni Karen na si Dilima ay hinarap ang hustisya at nakulong ng 6 na taon, pero si Kibuloy nagtatago. Tapos ang tawag niya kay Trillanes, attack dog. Eh siya, kinakabahan na, kaya malamang ma-heart attack. Pwede, pwede. Rodelia Alpilor ulit, oh. Si Rox, pag sumama si Padilla kay Kalbo, maraming matutuwa. Ganun? Hindi ba kawalan siya sa Senado? Ha? Tawa-tawa si Jane L. Sana nga sumama na kasi panggulo lang sila ni Bato, Bongo sa Senado. Wala nang alam sa batas na nagmamarunong. Hay, ano bang kasalanan ng Pilipinas sa inyo? Kaya nga, Okinawa, Japan. Oh. Nanggugulo ka lang sa Senado, sumusweldo ka pa. Putik yan. Alberto Ulaero. Karoke. Paghuhulihin na ng ICC sila Digong Duterte, Sara Duterte at Bato de la Rosa, magbubunyi ang 75% ng mga taong bayan, 25% lang ng mga Pilipino ang mag-iiyakan, Karoke. Sigurado yan. Uno Prijara, knock-knock. ICC, ICC who? Ladies and gentlemen, Engelbert Humperdinck. Your Spanish eyes, teardrops are falling from your Spanish eyes. Please, huh? Please, CCC, say you love me with your Spanish eyes for me. Parang pang-asar lang kay Digong at Bato, Sir Rox. Ah, ay tayo dyan.
Johnny Bigod, shout out. Ha? So okay lang pala kay Bato na magtago kapag may warrant of arrest. Okay para sa mga mayayaman at may mga impluensya, pero sa mga maliliit at mahihirap na tao, tiyak mahanap at makukulong ang mga ito. Ah, di ba? Tsaka yun nga eh. Si Kibuloy, oh, si Kibuloy, si Bantag. Tsaka hindi lang si Kibuloy, yung panglima nakasama niya pa. Ang matindi, friend. Yung mga baril daw ni Kibulog, sinurrender yung lima. Yung iba raw naibenta na sa tao niya. Putik yan, oh. Ang tanga naman ang tingin itong ni Kibuloy sa mga pulis. Ang tatanga, ganun. Ang dami mong pera, bebenta mo yung baril mo. Ano ka? Anong klaseng katangahan naman yan? Pag pinatulan niya yan, oh. In the sense, yung mga Canada, eh, tao mo lang, bebenta mo yung baril mo. Ang mamahal ng baril ni Kibuloy. Sumagot si Jane L. Oh. Ganun na nga, magtatagi din yan pati, magtatago din yan pati si Diggs next month. Sinong pupunta sa bahay ni Diggs para mag-investigate? Aber, pero sabi nga natin, mga Pinoy, pag gusto, may paraan. Interpol, pasok. O, diba? Nga yun eh. Ren Sherwin Sapeda, shout out. July 7, Alcantara. Christian Sen, shout out, no? Amy Bingson, my friend, shout out. Dolor Garcia. Sabi ni Ren Sherwin, no? Magandang buhay. Pagbati po ni Impong Basyang Team Tedeli sa inyo pong lahat. Team Rocky Warriors. Sir Rox, usapang barangay po ulit tayo. Walang kamatayang Bato Balani. Halatang halata, nginig na nginig na ang baba sa takot. Ayaw lang magpahalata, pero sa totoo lang, Sir Rox, kilabot na ang lubot ng, sa sobrang takot. Sigurado. Sige nga, tignan natin kung talagang atapang atao ka. ICC, Bato Balani, ready for you. Ah? Ay nako, Ginoo. Ginoo ka talaga, lubot na yawa ka. Pweh, huwag nga kami, hoy. Aminin mo na lang kasi, sir, ikaw ay isa na lang sisinghap-singhap na buteting laot ngayon, sir. Ah? At malapit nang mapasama sa team ng Please Release Me, ah? Kaya wag nang masyadong mainitin ang ulo, ah, sir. Basta chill and relax. Mapapasayo din ang special request mo. Basta promise mo, sir. Diyo magtatago, ha? Hindi, anong diyo magtatago? Sabi niya, kay Karen, friend, hindi kayo magtatago. We will cross the bridge when we get there, sabi niya, friend. Ha? Saka, sir, marami naman kayo doon. Di ka malulungkot. Pwede naman kayong mag-tong eats at pitik bulag doon sa loob. O kaya sabay-sabay kayong magkakanta ng Please Release Me. O di ba, sir? Wala nang sasaya pa sa buhay ng mga sawi. Saka wala kayong magiging lungkot po doon, kasi ang isang yung malupit na kakosa na si Mr. Suklay Bigote, nangakong hanggang sa huli, di kayo iiwan. Kumpletong-kumpleto ang Team Bugok. Team Bukbok. Ah? At masaya kung pati nga mga alagang hayop eh mapasama na rin. Pampadagdag saya ang buhaya, tuko at butanding. Kompleto si Kados, ang bandang tuliling, ah, at patay tayo dyan. Elizabeth Iscari, shout out. Ah. Good evening, Sir Rox. Iba talaga itong senador na si Bato. Wala atang alam sa mga kalakaran ng ICC itong senador. Naging senador pa ito. Ang kitid ng utak. Di kaya niya alam na kung lalabas ang waran sa kanila, may isa pang pwedeng gawin ang ICC. Ito ang Interpol. At iyan tayo kasama ang batas na yan. Kaya pwede din siyang hulihin ng ating kapulisan dahil sa Interpol. Tignan natin kung may magagawa kayo. Total, matapang kayo at mga bastos, wala naman kayong silbi
sa ating bansa. Galit si Elizabeth. Chupista Bunaaw, shout out. Good evening po, Sir Rox. At sa mga kawaryos, kuya, ayos si Karen Davila. Ang tiyaga niyang magtanong, napikon tuloy si Bato. De, parang gusto na, itignan ko si Karen, eh, parang gusto niya rin matawa sa ginagawa ni Bato, eh, no? Oh? David Alin Mendoza, oh. Hello po, Karox. Mga Rocky Warriors, good evening po. Halatang takot si Bato sa mga sagot niya. Ang tapang ni Senator Trillanes, sasama pa siya sa pag-serve ng arrest warrant kay Bato. At ubod ng duwag, about po kay Senator Risa, mabuti na lang po at lumusot siya sa nakaraang eleksyon. Malamang po na di nila sukat akalain na lulusot si Senator Risa, kaya di nila nadaya ang resulta ng boto niya. Totoo. At pasalamat din po tayo at di si Harry Roque ang ipinalit sa mga boto ng niya, kundi ay naku po, wala nang makikinig sa Senado natin. Totoo. Sipin mo kung naging senador yan si Roque, putik yan. Todas. Chupista Bunaaw, Trillanes, huwag mo namang masyadong takutin si Bato. Nanginginig na nga ang mga tuhod. Tantanan mo na si Bato, baka mapaihina yan sa pantalon niya. Chupista Bunaaw nito. Sana nga, 3JC Hope, magdilang anghel ka na, makikipag-cooperate si BBBM. O, sumagot si Jay, no? Most likely kasi, threat si Digong sa buhay ni BBM. Ikaw ba naman, merong solusyon na malaking problema di mo gagamitin o gagawin? Ang mga Marcos pa, mga veteran politician mga yan, kasi si BBM, nagkukunwari lang na kesyo kaibigan siya ni Sara, kesyo di papayagan ang ICC, etc., etc. Kabaligtaran lahat yan. Pwede. Parang mangyari, 3J Siopet, taste of his own medicine, di ba? Ganyan naman yung mga salita ni Digong, puro kabaligtaran. Eh. Wala akong pira, kumakain lang ako nagkakamay, nakachinelas, Okinawa, Japan. Anak ng puto. Chupista Bunaaw ulito. Kuya, salamat at may risa pa tayo sa Senado. Totoo. Siya nagkalkal eh. Pati itong parmalin na to, siya rin yan eh. Ang talagang pursigidong ipuso yan. Kaya lang nga, hinaharang nung 11 senador na ayaw magsipirma dahil ba nandun daw si Duterte. Cassandra Days. Ibig sabihin, senador sila ni Duterte. Yung 11 yun. Tandaan nyo yun. Cassandra Daisy, shout out. Tumpak ka, Mr. Rox. Sulit ang pasweldo natin kay Senador Risa. Yung mga sweldo ni Robin Go, Lapid, Bato, ay ibigay na lang sa napagkain ng mga mahirap na Pilipino. Yun nga, dapat ganun lang gawin ninyo. Tapos huwag na kayong pumasok. Cassandra Daisy ulit o. Nakakatakot na pati mayor na pwesto sa nakakuha ng China. Comelec, sagutin niyo ito. Paano nakalusot itong Alice Go na 17 years na siya na kapile ng pagkataon niya? Di ba red flag na yan? Hindi naman siya gaano katanda. May sistema na tayo noon. Walang birth certificate, walang school records. At sa divorce papers ng tatay, Chinese citizen ang nakalagay. Kung may tanim mayor ang China, may tanim senators pa sa China. Hybrid election dapat ang paglabanan natin ngayon. Hindi yan issue ng mga DDS. Diba? Yan ang problema eh. Sa mga sangay ng gobyerno natin, may mga tao si Digong. Siya nga mismo nag-appoint. Yung Martires, yung Saowa, yung DOJ, 50-50. Ay, may Bilya Pando, shout out. Good evening, Karox.
Naramdaman ko unti-unti nang pinapatay ni torturer Trillanes si Executioner Digong sa kanyang mga update tungkol sa ICC. Hindi na pinatutulog ng konsensya si Digong nyo. Mukhang hindi na aabuti ng pag-aresto yan. Payat na eh. Anong palagay mo? Sabi nga ni Trillanes, baka hindi na raw natutulog. Raul Villanada, shout out. Kuya, greetings Kuya Rox at sa inyong may bahay. God heals, sabi niya. Raul Villanada ulito. Sen ba to? Nanginginig sa galit o sa takot? Nagtitistigo ka, ha? Magtistigo ka na lang. Gusto mong makalibre, total, hindi mo kayang mag-isa na magdesisyon tungkol sa EGK, o, diba? Raul Villanada ulit, o. Kumusta na nga pala yung init dyan sa inyo? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Okay lang, kayang-kaya pa. Normando Reyes, shout out. Hanggang si Enrile, ang security advisor ni BBM, hindi talaga makikipag-cooperate sa ICC, ang weak president. E kakampi ni Digong ang matandang ugok na yan. Tignan natin, friend. Ano to? Bangtan Boys Big Hit, shout out. Ito. Andres Anario, welcome to the club. Ang taong kung dumating, ang tanong kung dumating na yung ICC, anong ahensya huhuli sa kanila? Eh si Kibuloy nga, di nila mahuli. Yan pang mga tigas, tigasin na yan. O, yun lang yun. Tamang tanong yan. Librado Ludovico, shout out ah. Karox, fast forward. Pag si Digong nyo at mga kasamahan niya ay nasa ICC na, wow, sikat na naman ang bansang Pilipinas sa Guinness Book of World Record. Biro mo, yan dating presidente, mga sinatong, mga kapulisan, Vice President Tambaloslos, wow na wow. Wait lang kayo mga hinduropot na mga mandarambong. Jane Elo, shout out. Xerox, natatakot na si Bato. Mag-alabi, pisara ka na rin, no comment. No, totoo nga, ikaw Bato kay. Jane Elo, alam mo Bato, magbago ka na kasi, mag-resign ka na sa kampo ni Diggs, mag-star witness ka na lang, at baka mapababa pa ang sintensya. O, yun. Yun nga Bato, sabihin mo, eh, ano magagawa ko eh. Buhay ko naman na nakataya, diba? Jane L. ulit, oh. O, ayan ba to? Sasamahan ka raw ni Trillanes pag inaresto ka na sa ICC. Itong mga DDS at si Diggs ang hilig niyong maghamon. Eh, alam niyo naman, di kayo aatrasan. No, totoo, ha? Hamon na hamon itong mga tumbuk, eh. Jane L. ulit, oh. Bato, kung talagang kaibigan ka ni Kibbs, hindi mo siya hahayaan maging fugitive, pero ikaw pa ang tatanggol sa kanya. Kinukonsinti nyo ang mali ni Kibbs, kaya matatawag na accessories din kayo sa crime ni Kibbs. O, oh, diba? Totoo yun. Al Olalia, shout out ah. Hindi na nila mapipigilan ng ICC. Ang tunay na hustisya ay malapit na ang makamit ng mga biktima ng war on drugs. Ang utang ay dapat pagbayaran. Good day sa Rox at sa mga kawaders. God bless. God bless, Al Ulalia. Shirley Jaser, shout out ah. Ang laki ng pagkakaiba nila Senator Risa at Senator Bato sa sagot sa mga interview. Malalaman mo agad kung sino ang trapo sa kanilang dalawa. Asartalo si Bato kay Senator Trillanes. Totoo, Shirley. Mary Grace Santos, shout out. Good morning, Karox. Pikon na pikon si Bato kay Senator Trillanes. Si Senator Trillanes lang sa kalam. At grabe kasi pinagdadaanan niya. Kasi grabe ang pinagdaanan niya sa administrasyon ni Digong Nyo.
Kaya ang ganti na lang niya ay asarin sila Bato at ay ng ICC arrest. Sana makinig si PBBM sa panawagan ng mga taong bayan na papasukin ng ICC. God bless po. Malamang Mary Grace. Lakas yung ano eh. User oh. Sabi niya. Senator Risa. Senator Risa is someone na serious sa kanyang pinasok na servant of the people interest. Sana lahat sila dyan sa Senado, ganyan alamin nila ang high point na kailangan nilang gawin, maging proactive para sa gumana mga utak nila. O yan. User ulit oh. Ang daming boka ni Bato, parang siya lang ang ganyan na dating militar. Si Trillanes pa ang sumisira kay Digong. Sana nga matuloy ang kudeta kay GMA nung araw. Nakita nyo naman kung anong klase ang GMA. Grabe ang corruption during her time. Remember sir, bubukol yan, back off. African Sai, shout out. Bon Johnny, shout out. Hoy Bato, isipin mo, si Saddam, Gaddafi, Bin Laden, inoperate ng US, ikaw pa kaya, magdasal ka na. Kala, welcome to the club, bring it on, sabi niya. Dante Deraya, shout out. Mamamatay din yung tropang Judas ng bayan, sabi niya. Jane L. ulit o. O Sir Rox, Kitam, si BBM bumanat kay Morales. Orang jokebox daw yung siya. Parang jokebox daw siya, hulugan mo lang ng coins at kakanta na kahit anong kantang gusto mo. Nagtatanong na rin sa DOJ about legalities sa pagdating ng ICC. Ayan na, nagbabalat na ng skin ang weak leader. Handa ng manuklaw. JNL, dapat pa-aresto niya na itong si Morales. Di ba? Para magkaroon ng ano, para hindi na, wala nang lalabas ulit na ganyan, di ba? Eh, sabi lang niya, parang jokebox, a liar, whatsoever. Pa-aresto mo! Pwede salita. Pa-aresto mo sa kamo, sabihin sa mukha niya na ikaw, parang, para ka namang hindi Marcos. Jane L. ulit o. Okay ba to? Tinatanong mo kung sinong huhuli o magseserve ng warrant sa'yo. Wala naman daw pulis ang ICC. Tawa-tawa si Jane L. Huwag yan ang problemahin mo. Ang problemahin mo ay yung mga apo mo na sabi mo gusto mo pang makita. Tawa-tawa. Pwede naman silang pumunta sa Europe para bisitahin ka. Patay kang bato ka. Batang Grace Park, shout out. Jane L. ulit oh. Sir Rox, kapag nakulong na si Ladigs, Bato at mga kasama nila, masisira na ang pader na sinasandala ni Kibbs. Emotionally and psychologically broken na si Kibbs. Hindi na rin sintigas ng Bato ang kanyang proteksyon sa mga pulis. Kaya hindi lang si Bato at Diggs ang kabado, pati si Kibbs. Mawawala ang lahat sa kanya, pati night duty. Totoo yan, ha? Marilu Pabianak, shout out, ha? Good afternoon po tayo at sa mga kawaryos. Ramdam na ramdam nga po natin ang pagiging makabayan ni Senator Risa. Nawa po makapaghalal pa tayo ng katulad niya sa 2025 para unti-unting makabangon ang ating bansa sa pananalasa ng mga kurap na mas makapili na nakaupo sa ating gobyerno. Ni hindi nga po natin makita ang pagsisisi nila sa nagawang pagpatay sa mga nasa laylayan. Justice for EJK victims. God bless us po tayo at sa mga ka-warriors. God bless, Maharil Pabian.
Romel Diaz, welcome to the club. Dapat yan ang susunod na maging pangulo ng Pilipinas. Sang-ayon ako sa inyan, Romel. Romel Diaz ulit to. Paano yung mga paano yung mga pamilya ng mga namatayan sa ginawa nila na di ba napakalungkot lalo? Diba? Edwin Ferrer, welcome to the club. Bunyog na po tayo, sir. Oo naman. Ladies Anita, shout out. Magandang hapon po, Sir Roque, to your loving wife and to your cute apo. At sa lahat ng mga sumusubaybay, stay safe and God bless po tayong lahat always. Bunyog, pagkakaisa. Welcome to the club. Hello po, Kabunyog. Hello, Bunyog, pagkakaisa. Ladies Anita, Batugan, excuse me, tanga ka talaga. Under the jurisdiction ng ICC during the war on drugs ng Oblan Tukhang is under pa ng ICC. Kaya yung katangahan mo, pwede ba? Chupi ka na sa Senado, Batugan ka, sinatong. Pinagtatawanan ka ng madlang people sa kabubuhan mo na sumagot. Kahit hindi makikooperate ang gobyerno under ng Napulcom, kaya wala kayong lusot. Ladies Anita ulit to. Pikon na pikon itong Batugan. Tawa-tawa ka, ha? Ladies Anita ulit to. Sasamahan ni former Senator Trillanes Daport. Lalagyan niya si Batugan ng corona na puro kalatuchi. Ladies Anita ulit to. Malabo nilang mapatalsik si BBM bilang totoo. Ano to? Rodeo Adriano, welcome to the club. Si Senator Risa ang nag-iisang senador ng masang Pilipino. Sang-ayon ako sa iyo dyan. Shout out Evan Escalona anak. SKL, shout out Pitch Rumingan, mga friend. Brother Relly Asistio, shout out Mirna Regalado, Adoracion Timaranan. Oy, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas pumuli. Ano masasabi ninyo? Ha? Sana mali ako, no? Kasi nakakapagtaka eh. Kung kailan, maingay na yung warrant of arrest ng ICC na parating na June, July. Biglang eto, nabuhay ang Parmali. Sana mali ako. Good night mga boss. God bless. Dasal.